Taon-taon silang pinagkakaguluhan dahil sa pagpapakita ng kanilang mga bortang katawan. Flex dito, pakyut doon. Pero bakit nga ba panay ang topless nila tuwing pista ng Santo Niño pa man din? Ang iba tuloy nagtataasan ng kilay at nalalaswaan nga ba? Pero pakiusap nila, huwag muna manghusga dahil malalim daw ang kanilang debosyon sa batang Heso Kristo. Sumabay na sa inda dahil eto na ang mga pinagkakaguluhang dancing macho ng Tondo. Viva Pitsenyor Santo Niño! Ang isa sa pinaka-inaabangang kapistahan sa bansa. Ang pinakamalaki, mainay at makulay na Sinulog Festival ng Cebu. I-invite ko po kayo na dumalo at maranasan kung gaano kalalim yung pananampalataya ng mga Cebuano sa Batang Jesus. Hindi lang po ito debosyon ng mga Cebuano, kundi debosyon ng mga Pilipino. Lalong-lalo na sa pagmamahal natin sa pamilya. Araw na maluwas kami sa kamatayon. Dalawang klase ng pagdiriwang ang ginagawa sa pagbibigay pugay kay Santo Niño sa Cebu taon-taon. Una, ang religious celebration na ipinagdiriwang ang 459 na taon ng Santo Niño sa ating bansa. At ikalawa ay ang makulay na cultural celebration na nasa 44 na taon ng pagbibigay pugay kay Pitsenyor. Ano-ano ba itong mga bago, Sir Joel? Ngayong Sinulog Festival na ito, katulad ng mga inaasahan ng marami, nag-evolve kasi tayo. So padagdag ng padagdag yung mga activities na ginagawa. Like this year, asahan na natin na magkakaroon ng Carnival Queen. Ito yung pinipili sa lahat ng mga contingent. Ito yung mga the best of the best ng mga dilag natin na kumakatawan sa mga contingent. Sila ang mga contestant. At sa araw na sinulog ay pipiliin na natin ang mananalong Carnival Queen. Okay. Bukod dyan, dun naman sa mga sports enthusiast, ang kauna-unahang international Dragon Boat Race will be held in Cebu. Kasabay na rin ang ating Sinulog Festival. At siguro, dahil nasa Cebu tayo, maraming mga talents na nandito, siguro idadagdag na rin natin, magkakaroon tayo ng ating tinatawag na Sinulog Idol. Ito yung mga magagaling kumanta and the best of the best in the Sinulog Festival will be crowned our Sinulog Idol. Ay, ang magaling talaga ng mga Cebuanong kumanta, no? At saka magaganda rin sila. Hindi ba? Exciting! Talagang napakasaya ng pagdiriwang ng Sinulog sa Cebu! Pitsenyor! Pero alam nyo ba na hindi lang sa Cebu pinagdiriwang ang kapistahan ni Pitsenyor? Binibigyang pugay din ang kasiyahan sa Maynila. Sa katunayan dito sa Tondo, iisa lang daw ang tunay na hari ng lugar. Walang iba kung hindi si Santo Niño. Kung naaliw kayo sa mga cultural dances na makikita sa mga kalye sa Cebu, aba dito sa Tondo. Ibang sayaw ang tiyak na kinagigiliwan ng mga nanonood. Ang isa sa bida kasi sa mga parada dito, walang iba kundi ang mga lalaking nakatopless na umiindak kasabay ng musika. Abay ang mga macho! Walang kasing lambot pala kung magsipagsayaw. Kilala ang grupong ito bilang Dancing Machos ng Tondo. Pero hindi gaya ng iniisip ng ilan na ito'y trip lang isayaw sa pista, may pinanggalingan daw ang kanilang ginagawa. Ito raw ay isang paraan ng kanilang malalim na debosyon bilang mga Kristiyano-Katoliko. Tulad sa Cebu, nakasanayan ng mga taga-Tondo na ipagdiwang ang kapistahan sa pamamagitan ng pagoda o prosesyon ng imahe sa ilog. Ang Tondo ay mas nakaharap sa dagat, kaya ang pinaka-akmang prosesyon o pinakamatandang prosesyon na ginagawa noon ay sa pamamagitan ng pagoda.
kasabay ng pagpapatayo ng mga kabahayan sa Tondo at nang natambakan ng mga lupa ang ilog sa distrito, nabuo ang bagong paraan ng kanilang debosyon. Ito ang tinatawag nilang lakbayaw o lakbay habang nagsasayaw. Hiling mo, isayaw mo kay Santo Niño. Ang lakbayaw ay pagpapakita ng pananampalataya, pasasalamat at paniniwala sa Santo Niño na siyang pinagmumulan ng lakas ng mga taga-Tondo. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Credibilidad, Integridad, Proven and Tested, Skin Pro. Nagtagal, nagkaroon ng mga tribo sa Lakbayaw. Isa na rito ang Herona Tribe, 2006, nang mabuo ang kanilang grupo. Matagal na po nawalang ang tribo, nagmula ng pandemya, so magbabalik po kami, magbibigay po kami ng buong-buong kasiyahan sa piyesta po ng Santo Niño de Tondo. Ang miyembro nila, binubuo ng mga kabataan. Dito nagsimula ang samahan ng mga gymers o mas kilala bilang mga dancing macho ng Tondo. Simula noon, taon-taon nang inaabangan ang kanilang paggiling habang pumaparada sa mga kalsada. Bawat hataw at galaw nila tuwing kapistahan, walang nimpi siguradong trending. Yung mga lalaking macho! Sa lahat ng okasyon ito, ang pinakamasaya ang piyesta ng Tondo. Viva Santo Niño! Nasa 452 taong selebrasyon na ang kapistahan sa Tondo ngayong araw. Ang Santo Niño raw dito ay nagmula pa sa Acapulco, Mexico, na dinala ng Espanyol na si Miguel López de Legazpi noong 1572. Ito ang kauna-unahang parokyang inaitatag ng mga misyonerong Agustino. Si J.V. Ramos, isa sa founder ng Dancing Macho ng Tondo. Bata pa lang ay namamanata na kay Senyor Santo Niño. Nag-start kasi na nung bata ako. Siyempre, parang nakikita ko sa matatanda kung anong ginagawa nila, nakasanayan nila. Ayun, parang na-adapt namin. Hanggang sa kami na yung sumunod na ano. Na henerasyon. Sana lang, pasa-pasa lang umaga. Nang makakuha ng oportunidad na makasama sa Lakbayaw, hindi na siya nagdalawang isip na sumali sa grupo. Sa katunayan ng asawa at mga anak niya, kasama na rin sa kanilang tribo. Simula po nung naging asawa ko si J.B. Ramos, nainganyo po ako sumayaw kasi dati po sa probinsya, sa summer, sumasayaw na rin ako sa Santo Niño. Ang asawa ni JV na si Clarice may polycystic ovary syndrome o PCOS. Ito'y naging dahilan kung bakit hindi kaagad sila nabigyan ng baby. Sa batang Jesus sila nagdasal, humingi ng himala. Hindi naman sila binigo ng kanilang ipinagdasal, kaya bilang pasasalamat kay Santo Niño, iminulat din nila ang kanilang anak na maging deboto rin ni Pete Senior. Simula na nagdasal ako sa kanya ng ganun, tuloy-tuloy na siya, nagdire-diretso na siya. Ayun, kaya parang nag-solid yung paniniwala ako sa kanya dahil din sa mga simpleng hiling ko sa kanya. Subukan nyo rin pong mamanata dito sa Tondo. Open naman po sa lahat to. Sa ngayon, lumalaki na ang mga miyembro ng Herona Tribe. Marami na ang gustong makisaya at makisayaw sa kanilang kapistahan.
Bali, nag-start kami, ano lang eh, mismong lugar lang namin. Kumuha ko ng mga ilang nag-gym, ganun, hinikayat ko sila, gym kami, ganyan. Sayo tayo, lakbayo, ganyan. Tapos hanggang sa dumami na, iba-ibang lugar na, pero sakop lang din ng Tondo. Tapos yung, pero meron pa rin mga ilan-ilan. Mga taga-Pasay, Caloocan, tumatawid silang Tondo, gusto nilang sumama sa amin. Ayun, hanggang sa lumalawak na, dumadami na. Bukas sila sa lahat ng gustong sumama sa lakbayaw, gaya ng bagong miyembro nilang si Kurt, isang konteserong binata at isa ring Muslim. Para naman sa akin, isa naman Diyos natin sa paniniwala natin. Kaya rin naman ako sumama doon, yun, para magbigay ng saya sa mga nanonood, sa mga kabataan na rin. Si Kurt ay naengganyo ng kapwa niya modelo na sumali sa grupo. At kahit iba ang kanyang reliyon, sa kagustuhan na maranasan ang panata ng isang Katoliko, ay sumali siya sa tribo. Ang kanyang nanay na isa ring Muslim, todo suporta sa kanya. Hindi niya pinagbawalang sumali si Kurt dahil alam naman niyang walang masama sa pagsali ng kanyang anak sa ganitong grupo. Tayo lahat ay iisa. Iba-iba lang ang paniniwala natin, pero sa isa lang po ang Diyos na sa taas. Yun po yun ang mahalaga po, ay magkakaanuhan tayo, magkakaunawaan tayo, nagmamahalan tayo. Wala naman po problema sa ganun. Ang isa sa paraan ng kanilang debosyon kay Santo Niño de Tondo, ang pag-indak sa mga nauusong sayaw para mas magbigay nga naman ng kasiyahan sa mga nanonood. Pero ang simbahan may opinyon sa pagbabago ng nakaugali ang sayaw sa lakbayaw. Tandaan natin na ang Santo Niño ay may kalooban ng pagiging masunurin sa Ama at may tiwala sa Ama. Na huwag natin lampasan o huwag natin hayaan na ang kalakaran ngayon ng panahon ay magdudulot ng iskandalo sa tinuturing nating hari ng Tondo. Ang sagot naman ng mga dancing macho, malalim pa rin naman ang kanilang respeto at debosyon kay Santo Niño. Sinasabi ko sa kanila na hindi lang tayo basta sumasayaw dito, kailangan isa puso natin kasi hindi lang tayo basta nagpasaya ng tao eh. Kailangan isa puso natin yung Santo Niño sa kada indak natin kasi syempre lakbay sayo siya para sa poong ano. Viva! Viva! Ang pagpapakita ng katawan ay paraan lang daw nila para mahikayat ang kabataan na magkaroon ng malusog na katawan. At layunin din nilang baguhin ang imahe ng Tondo. Bago po kami mag-topless sa daan, bali nakabalik na ang Santo Niño sa simbahan, nakapasok na siya. So yung mga masasabi ko lang naman sa mga taong nagsasabi na parang nalalaswaan or what, kami naman eh, ang gusto lang namin ipakita sa tao na maging maayos yung Tondo na maka-inspire sa mga kabataan nga na kahit pa paano maiwas sila sa bisyo. Kasi iba yung tingin nung pag sinabing Tondo, napakagulo talaga eh. Kaya yun yung gusto namin mabago nung grupo namin. Iba't iba man ang paraan sa pagpapakita ng pagpapasalamat at pamamanata sa Diyos. Ang pinakamahalaga ay ang lalim ng pananampalataya at ang sinseridad ng puso sa paghingi ng kapatawaran sa poong may kapal. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pilikmata at kilay. Ang maganda dito sa Love to Lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilikmata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference, pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. And mababawasan ang lagas, lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara everyday. The only one in the market with a clinical trial
tried and tested, a love to Lash.